loob ng informal na sektor, mayroong iba't ibang uri ng negosyo at hanap buhay. Sari-sari stores, karinderya, barberya at iba pa ay kasama dito sa informal na sektor. Sa informal na sektor, kabilang ang underground economy na tumutukoy sa mga transaksyong pang-ekonomiya, uri ng hanap buhay at taong kumikita. Ang mga kabilang dito ay kumikita, ngunit hindi nakatala sa pamahalaan. Ang ganitong uri ng mga hanap buhay, legal o hindi, ay hindi nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Ang gambling, drug trafficking, smuggling, at ilang pang ilegal na gawain ay kabilang din sa informal na sektor. Ngunit, may kabutihan at di kabutihan ang dinudulot ng underground economy. Kung masamang naidudulot ito, ay maaaring magbigay ng mababang kalidad ng produkto, mapanganib sa kalusugan at iba pa. Ang kabutihan naidudulot nito ay nagbibigay oportunidad sa mga may hirap na magkaroon ng trabaho. Ito din ay nagbibigay ng oportunidad na mapataas ang gross national product ng Pilipinas. Ito ay isang infomercial sa informal na sektor. Ako si Patrick Pizarro. Salamat sa panonood. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa barilo patalim, sa bakas na umalimit.